Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ang withdrawal mo rito as CSIS, CSIMPO. Kaya nga sir eh, baka mga ganyan. Mo na magulo eh. Kasi kung magkakaroon ng investigation, ikaw suspect. Yun lang nga eh, sa akin mga ba. Kasi wala akong katibayan eh. Yun ang problema nga eh. Problema mo. Atres ng Mayo, lumapit sa Bitag Action Center si Marison Espinosa. Ito'y upang paimbestigahan sa Bitag ang umano'y kulang-kulang na 50 mil na bayarin sa kanyang Citibank credit card. Hindi daw siyang nag-withdraw ng nasabing halaga at katakatakang lumagpas sa credit limit ang mga cash advances transaction na lumabas sa statement of account ng kanyang Citibank credit card. Sa laysay ni Marison sa Bitag, asais ng Setyembre nung nakaraang taon, isang sulat mula sa Citibank ang kanyang natanggap sa pamamagitan ng fax. Sinundan ito ng isang tawag mula sa isang nagpakilalang empleyado daw ng Citibank. Ibinalita nito kay Marison na itataas na sa 125,000 pesos ang credit limit ng kanyang credit card. At ang instruction daw sa kanya, gupit-gupitin ang kanyang Citibank credit card at ilagay sa isang sobre upang mapalitan ito ng bago. Isang Citibank representative daw ang pipick up nito nung araw din yun. Subalit, pagkalipas ng ilang araw, walang credit card na dumating sa kanyang opisina. At sa halip, statement of account na meron siyang 48,000 pesos na dapat bayaran. Sa umpisa pa lang, nagdududa na ang Bitag sa sumbong ni Marison. Dito, siya ang aming suspect. Pero, habang tumatagal ang kanyang pagpapaliwanag, unti-unti namin nakita ang kilos at galaw ng sindikato dito. Kailan mo natanggap to? Hindi ko lang alam kung 7, 5, ganyan. Basta first ng September yun, mga September. Ayun. Ikaw ba ang nag-withdraw nito? Alin sir? Yung mga cash advances na to? Yun nga sir, di ako nag-withdraw ng cash advance. Alam ko talaga sa cash advance, 30% lang ng credit limit. Kung ang credit limit ko is 48,000, ang pwede ko lang i-cash advance is 14,000. Doon ako nag-aano sa Citibank, bakit pinahintulutan na makapag-cash advance na ganyang kalaki? It says BC. Pero ako Metro Bank, may bank card. Wala namang problema ganyan eh. Kapag-cash advance ako, hindi naman ganyan. At saka hindi ako nakapag-cash advance na ganyang kalaki. Dahil nga, alam ko, meron silang limit na 30% lang, almost 15,000 lang. Bakit yan, nakapag-withdraw ng ganong kalaki? Gaano kalaki? Eh, kulang ko lang 50 mil eh. Nasa akin ni Chachards. Sa isang araw? Yes, sir. Sa ipinadalang statement of account ng Citibank kay Marison, merong 6 na sunod-sunod na cash advance withdrawal na umabot sa 29,000 pesos sa loob ng isang araw lamang. Samantalang kung tutusin, ang cash advance credit limit na nakalaan sa Citibank credit card ng biktima ay 14,400 pesos lamang. Isa itong malaking katanungan ng Bitag at ng biktima. Itong nagtulak sa Bitag para isagawang aming investigasyon para sa reklamong ito. Una naming hinanap ang bangko kung saan naisagawang sunod-sunod na transaction ng cash advance withdrawal sa credit card ni Marison. Sunod ay isang panawagan ng Bitag sa Naturang Bangko sa aking programa sa telebisyon, ang Bahala si Tulfo sa UNTV Channel 37. Sana makinig po kayo sa Citibank sa inyong corporate affairs.
sa inyong dispute department, sa inyong legal department, listen up, listen good. No intention or no offense whatsoever, impute or stain your reputation. That's not the very purpose of this program. Sa amin lang gusto namin sabihin, makatulong. If you don't want to be helped, fine. But we have a victim. Internal yan, hindi dapat namin panghimasukan. Because pag sinabing internal, it's between the bank and the credit card holder na binigyan nyo ng pribilehiyo. Subalit, dahil hindi nyo masagot kung bakit nakapag-withdraw, successive withdrawal, 29,000 pesos sa kanyang credit card. With due respect to Citibank, respectable institution po yan. Wala po namin, hindi po namin layunin na makasira or sa anumang banko for that matter. Layunin po namin makatulong at ilantad sa publiko ang mga walang hiyang sindikato halangang bitukat ng bibiktima ng mga pobreng magmamayari ng credit card. At pagbibigay babala sa iba pang credit card holders sa aking column sa Filipino Star ngayon. Adyes ng Mayo, bumalik sa Bitag Headquarters ang nagre-reklamong si Marison. Ito'y dahil sa tinawagan daw siya ng dispute department ng Citibank upang pag-usapan ang problema. So, nung mag-complain ka sa kanila, wala bang tumawag siya? Sabi, ano nga sa dispute? I-dispute lang. Sir. September, October, November, September, nung mag-complain ka, ano nangyari? Paano po sinasabi lang sa akin, nasa dispute pa daw. So, nasa dispute, na tagal? Yes, sir, tagal. September, October, November, December, January, February, March, April, walang buwan, walang nangyari. Sa daw ang resulta, sa akin nga daw, yung dispute sa daw. Na, sa akin naka-charge na. Hindi ka man lang tinawagan para mag-imbestigahan ka? Hindi, sir. So, magumuha na sila ng hakbang nila investigasyon, ikaw magbabayad? Yes, sir. Kaya ako ba, himala tumawag ang dispute. Himala, tumawag. Yes, sir. Himala. Ano sa palagay mo, bakit tumawag? Akala ko nga, sir, na-contact mo kayo. Hindi kami kumukontak sa ano. Kami, wala pa kaming contact na isinagawa. As a matter of fact, kami nag-iimbestiga na naniniwala na posibleng sindikato to. Yes, sir. So ngayon, ano sinabi sa isang dispute nung tumawag sa iyo ng Huwebes? Biyernes. Biyernes naman. Biyernes. Ano sinabi sa iyo ng Biyernes? Bali, pinapupunta ako sa main office nila sa May Libis. Ano sinasabi? Makapag-usap daw ako doon kay Dona Mercado. Ibig sabihin, dahil sa panghimasok ng bitag para imbestigahan ang reklamo, hindi magkusang kausapin ng Citibank ang biktima. Sa iba pang mga credit card holders ng anumang bangko, hindi lang sa Citibank, kuhitaw na kayo kasi unang-una baka magiging biktima kayo na sinasabing syndicated credit card scam tulad nitong nare-reklamo sa atin ngayon. Pag ikaw in possession of a credit card, anytime and every time na you make a transaction, you expose your account number. Okay, mananawagan sa mga nanonood at sundan ng maigi kung ginagawang investigasyon ng Bitag. Hindi kami nagdudulong-dulungan dahil nakikita na namin punot dulo nito, naamoy na namin dahil mayroon na kaming kasong trinabaho noon. Una, etong pinakikita ng biktima ay hindi mangyayari, dapat hindi nangyari ito dahil ang maximum cash withdrawal doon sa kanyang amount, sa kanyang credit card, ay dapat 14,000, 12,000 to 14,000 na. Pag anytime sumobra ka na doon sa credit card cash withdrawal, ay i-decline ka dito, nakalusot. Nabiktima siya ng sindikato dyan, somebody nakapag-access doon sa kanyang credit card. O nagbayad sa in-credit card, yung credit card na naibigay niya, maaaring na idaan sa isang skimming machine. Skimming machine is just like a cigarette pack of Marlboro na ikikis-kis mo lang, makukuha yung mga data stored doon sa credit card. That's the time na nagagawa ng duplicate itong sindikato. Nahawak-hawak na yung original na credit card, pero hindi niya lang na the card na hawak niya was already duplicated. May nagamasukan namin, abay gusto ng pag-usapan at pinapupunta siya sa dispute. So, gagawin natin, tatawagin ang tingin na. Okay. At gagawin natin to see na manghihimasok na kami. Either they allow us or they don't allow us, pero ikaw yun. But I think dahil manghihimasok na kami, they should answer this. Okay, tatawagin natin yung credit card ng customer service.
ang unang bagay lang na gusto kong tanungin sa inyo, bakit pinayagan ang Citibank na makapag-withdraw sa EBC, Equitable Banking Corporation, kung tama ako, ng 29,000 successive transaction in one day, the same day, eh ang credit limit cash advance niya lang eh, is sa credit, yung sinasabing credit advance limit niya is, ano lang eh, 14,400 eh, dito, nakapag-withdraw siya ng 29. Abay, napakagaling ng kanyang contact sa loob. You must have your information right before your eyes. Kung magkano ang maximum. Eh, lumalabas nga na biniwito mo ako eh. No, nakakabang supervisor dyan. I know they are... do you have a super... No, look, do you have a supervisor now? I'll be looking for one. Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, nandito sa amin yung... We're trying to help you out. Please understand that we're not a foe. We're trying to help out. Because, you know, kami sa BTAG, we are after syndicated group. We're after, you know, modus. We're after scammers. And we have reason to believe na baka na bibiktima na kayo ng sindikato. Alam ko na nasa dispute department yun na ata itong account na to. And I'm sure that you look at it now. Are you looking at it now? Wala namang problema, ma'am, kasi sa akin kahit nasabihin ko siya, I have all the records with me now. You don't really have to tell me that, kasi unang-una, whether you like it or not, I will give you information. Paano nangyari na inalaw niya magkaroon ng cash advance na 29,000 total, kung in fact cash advance limit niya lang is 14,400 at time? Paano natin malalaman ang sindikato rito, kasi unang-una, hindi mo masagot lahat ng mga questions, hindi maganda para sa Citibank niya. Alam ng BTAG ang confidentiality clause sa pagitan ng banko at ng mga credit card holders nito. Sa kaso ng Citibank, nire-respeto ito ng BTAG, subalit may biktima dito. At ang sinasabing confidentiality clause ang magsisilbing kubli sa mga sindikato ng credit card scam. Hindi ito madali para sa BTAG. Hindi estilo ng BTAG na manahimik sa mga modus tulad ng credit card scam. Layunin namin ang makatulong dahil maging ang banko tulad ng Citibank ay biktima. Tungkulin ng BTAG ilahad sa publiko ang katotohanan sa likod ng problemang ito upang makaiwas ang publiko sa BTAG ng malikhaing sindikato. Hindi pa tapos ang investigasyon ng BTAG para sa problemang ito. Mananatili kaming nakatutok. Abangan!